bagong episode natin. Tulad nga nung pinakita ko nung nakaraan, teaser natin, magbibuild tayo ng system unit pang office. Pang office pero syempre kahit pa paano, as high-end yung kailangan niyang specification. Morder tayo ng mga high-end din, pang high-end na peripherals para makabuo tayo ng isang magandang ano, magandang system unit. Tulad niya ito, ah. Ating motherboard ay Asus XH41M-B. Isa ito sa mga bagong model ng Asus bagong labas para sa mga Core i3, sa 10th gen na Core i3. High speed na rin to, DDR4. Ayan. Ating motherboard. Tapos ang ating SSD. Ayan, ang ating SSD ay Tamos na may 512 SSD. Tapos meron tayong memory 4GB, dalawa, kaya 8GB. Kaya hindi mamumroblema sa bagal yung gagamit. Naka SSD na siya, tapos meron pa siyang 4GB, dalawa. Ang importante sa lahat, ang ating processor. Kasi nandito, ito ang pinaka-utak ng ating computer. Kaya dapat itong mas maganda. Core i3. Core i3 10th gen. Latest. 10.10.5. Yan ang latest model ng Intel Core i3 ngayon. Ang ating casing medyo hindi naman siya ganun kaganda, pero yan. Okay naman to gamitin kasi hindi naman tumitingin sa casing lang ang gagamit. Kaya para naman hindi masyado mainitan, bumili tayo ng extrang RGB fan. Kahit pa paano, hindi siya ganun kainit. Hindi ganun kagad mainitan yung ating system unit. Mayroon siyang fan. Although may built-in din naman to sa likod na isa, additional pa tayo ng isa. Okay? Tara, samahan niyo ako. Build natin. We'll be right back.
na ikabit na natin. Mamaya, installan ko na lang siya ng operating system para okay na lahat. Operating system, Microsoft Office, lahat ng kailangan niya ilalagay ko. Sa ngayon, okay na ang ating customized desktop. Sa ngayon, yan lang muna. Maraming salamat. Maraming salamat sa nanood. Huwag sana kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang bell button upang sa susunod na video ay manotify ko kayo. Maraming salamat ulit. Sa ulitin, maraming salamat.